O, oh, diba? Welcome back to my YouTube channel. Sa video na ito, ayan, tuturo ko pa sa inyo paano po mag-install ng TV box. Ano ba yung TV box? Ito yung tumutulong sa ating mga TV kahit luma na. Old TV or hindi smart TV, pwede natin gawing smart TV. Ito nga po, karating na po ng parcel. Tapos meron pa akong RCE. Unboxing muna tayo. May nakasulat, diba? Unboxan na natin itong parcel na to. At ito po siya. Kita niyo naman, diba? At ito na po yung TV box. Ayan po yung nakalagay. At TV box. Android TV box. Multimedia gateway. Internet TV. H265 ATVC CPU 6 for BIT CPU for core 4K UCP TV box features. TV box is the newest generation of multimedia play and home multimedia gateway, which is the best way for you to enjoy network life. The late set technology based on Android system in the box enables many applications including web browser, 2D, 3D games, Skype, QQ, internet video chat, office applications software, and so on. TV Box supports high speed of Wi-Fi for network applications. It supports 5 GHz wireless mouse, keyboard, and air remote. Support advanced features such as BPPoE, DLNA, and Miracast. Buksan na natin. 1, 2, 3, go! Wow! So, ito po siya. Ganda po ng ano niya, ng supot niya. Oh. Pagkatanggal niyo po ng supot niya, ganito po yung laman na makikita niyo. Ayan, makinis po siya dito. Tapos, meron po siyang plastic dito. So, pwede natin tanggalin yan. Tatanggalin pa tong plastic na to. So, dito yung mga... Ito, lagayan ng SD card, USB 1, USB 2, USB 3, at USB 4. Tapos this PDF, TV, HD, internet, 5B, sa adapter cord niya. Ayan, tinanggal ko na po yung balot niya. Ayan, oh, ang kinis na pre. Here's the TV box accessories. First HDMI connector, second power adapter, third remote control for TV box. Huwag kang magbiro sa itong HDMI. Try nga natin. Ano pala siya? Ay, lilikis pala siya. Tama ba? Oh, tama. Ayun. Pasyok. Alam lang muna natin, no? Ay. Ito naman po yung remote niya. Tingnan natin kung malutong nga yung pindutan talaga nito. Kasi sabi nila malutong daw. Tingnan natin kung tumunog. Ay! Ay! Oo nga! Tapos ang cute po niya. Ayan. Ang liit-liit po ng remote. Ang lutong nga niya, o, matunog. Tapos hindi po siya lumulubog. Lumulubog, lumilitaw. Ito naman po yung manual ng TV box. Guide nyo para malam nyo kung paano gawin itong habitong TV box. Ngayon, ito namang RCE ang i-unboxing natin. Ito siya. Gusto nyo po anongin kung ano yung shop. Ilagay ko na lang po yung shop link o yung shop picture. Yan, pagkahaba po nitong RCE na to. Ito po yung tinatawag na RCE. Ito po yung para sa TV na mayroong likod, yung makakapal yung likod, yung pinakalumang TV, di ba? Mga bagong TV na yun, mga flat na. Sa audio daw, tapos ito yung sa video. Kung tatanungin nyo kung magkano po tong TV box, lalagay ko na lang po sa description box yung link at yung shop. Insert ko na lang yung picture. Kasi hindi to umabot ng 500, mga nasa 400, 300 plus lang to. Kasi siyempre, probinsya kami, merong mahal yung shipping fee sa amin. So umabot po to ng 400 plus. O diba, mura lang po siya. Hindi po lumagpas ng 1,000 o hindi po umabot ng 1,000. Ngayon, ni-install na po natin doon sa ating TV. Let's go! So kompleto na tayo, meron po tayong HDMI, tapos meron tayong RCE. So, try po muna natin tong RCE. Ngayon, isasak po muna natin yung ating TV box.
naman sa likod. Ayan. Ito po yung video. Ito yung sa audio. Yung yellow yung audio. Tapos sa video yung white. Video, audio. Ngayon dito naman, remote ng TV box at remote photo ng TV. Itong RCE, dito sa EV. Try natin sa EV. Saksak natin. Saksak natin yung TV box at yung TV. Ayan. Ano natin. TV muna baksan natin. Tapos, ang TV box. So, ayan. Dahil hindi po ito gumagana ng RCA, yung HDMI yung gagamitin natin. So, ayan. Nakasaksak na po yung HDMI sa TV. Saksak ko lang yung HDMI. Yung HDMI, nakakonnect na dito. Ayan po siya. Ayan, nakikita nyo naman, HDMI yan. Yan po yung tinatawag na HDMI. Ayan, isaksak po natin itong mga saksakan nila. So, ito yung sa TV box at sa TV ito. Po siya. So, kanina pala, pinot ako ng pindot. Walang battery. Ayan, nilagyan ko po siya ng baterya. Ayan, may battery po siya. Nalagay ko lang po. Kina-try namin, nakakonnect na po to sa YY. O ayun, nakita nyo, HDMI yung nakalagay. Ayun na guys! O diba? Ngayon, check natin kung makakatag YouTube tayo or sa luwaya na yun ang inimod mo. Up. Itong kulay green, up yan. Merry Christmas! Ito sa! Ay, pati ng YouTube. YouTube! So, ayan na. Hindi tayo gumamit ng flash. Magbawa yung sa akin. Panoorin natin yung video ko. Mag-search tayo. Idisa DTV. Chat. Mag-tip na lang tayo ng... Ayan, yung aking channel. Ayun, meron na akong 8,500. Abay, turtle net. Bawal. Back tayo, back. Ito po yung back. Ayan. Ayan yung back. Ah, nakakapag-search ka pa, pero yung tiyagaan yung pag-search. Kaya nga, meron na itong ano eh. Meron itong kasamang keyboard. Mahal lang kasi ako. Hindi ko siya sinabi sa pag-order ng TV box, yung keyboard na yon. Pero baka ngayon, orderin ko na yon. Ang hirap talaga oh. Kailangan talaga may keyboard ka nito. Check naman natin yung Chrome kung gagana. Sa Chrome naman tayo. Ito yung settings niya. Dito, pwede po kayong mag-connect sa ibang wifi. Ayan. Dito naman, gusto nyong ibahin yung display. Ayan yung mga apps niya. Dito nyo makikita. Ayan, yung mga apps. Yan lang yung mga apps niya. Ito naman, screen saver. Tapos yung language. Kung nasa Japan kayo, pwede nyong i-Japan. Pwede nyong i-Filipino. Ayan, mga lingwahe natin dyan. Keyboard. Accessibility. Pwede siyang Android phone. O, diba? Smart TV. Hindi smart TV. Pwede mong i-turn into smart TV. Gamit lang po ang TV box. So, yung sa amin, HDMI yung gumagana. Yung HDMI connector. Ewan ko lang kung yung RCA na nabili ko is sira. Universal naman yung binili ko. Check natin yung Chrome. Dito, pwede po kayong mag-Netflix. Yan, may Netflix. Tapos, may Disney. May Prime Video. Kaso, may mga bayad nga lang yan. Dito naman. At ayan nga po, pagkatapos ko pong na-install ang TV box, ayan po, sinaksak ko po yung keyboard. Kasi, di ba, dito sa USB, apat po yung meron siya. O, ito po yung ano, USB niya. 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, and 4. Ito pala sa likod. Ayan siya. So, dito yung para sa HDMI. Sinaksak ko po yung keyboard. At saka, merong mouse. Ayan, nakikita nyo naman yung mouse. Ayan po siya.
option. Oh, let's see. Para po siyang meron kang computer. So, i-back po natin. So, gagamitin po natin tong remote. Bali guys, etong pindutan na ito ay para po to sa arrow. Oh, tingnan niyo ha, restore to default button mode. Ayan, nakalagay. Oh, wala kang nakikita. Oh, meron pala. Wait lang. Ulit, i-back natin. Back natin na. Okay. Dito tayo sa typing. So, kung magta-type po kayo, gusto nyo pong arrow lang, ayan, lumabas po. Pinutin nyo lang po itong button na to kapag gusto nyo arrow lang. Kung ayaw nyo po ng arrow, pwede naman tong pinutin ulit, tapos lang kayo ng letter, ganun. So, sa pag-delete naman, eto dito, may delete po dito. Ayan. Ika ang labo. Ayan. Ayun. O, diba sa taas, nadidelete. Tingnan nyo yung taas. Nadidelete siya. So, kung gusto nyo namang sa remote, pwede sa remote mag-delete, pwede naman dito. Ayan. Ito, mag-delete dito. Ito. Katapos po niya, kung gusto niya pong arrow, click po natin ng arrow, paulit-ulit tayo sa arrow, ayan yung arrow, tap tayo. So, gagamit tayo ng keyboard. Keyboard yung gagamitin natin. Keyboard. Tap tayo, no? Arc. O, see? Kita nyo naman, gumagana po yung keyboard natin. Tapos, itong mouse. So, search na tayo, no? Pwede tayong mag-click ng search or pwede din dito. Pwede dito or pwede doon. O, diba? Ang ganda niya po. Tapos, dito naman, kung gusto nyo po i-click yung app, o, yan yung lumabas. Dito naman sa isa, volume, tapos volume negative at volume positive tong blue. So dito naman, etong setup na to, at hindi nakikita, ayan, etong setup na to, dito natin, no? Dito, pwede nyo pong, or mag-connect sa ibang wifi, pwede naman. So, click ko po itong arrow para madali lang itong, ito, ito para sa arrow. Ayan, lumabas siya. Balik tayo, balik. Balik na tayo. Ang cute po ng TV box na yan, o, diba? Ayan, sana po may natunan kayo dito sa vlog ko about sa old TV turned into smart TV. O, manood na po ako. Thanks for watching, guys! Shoutout po sa Gigi Rider at sa Precious Heart! Bye-bye!